Mapagpalang araw mga kapalaboy, mga totoo mga inday, kaway-kaway. Yan, sa araw po na ito, andito po tayo sa Barangay Bula, General Santos City, at dito po tayo sa farm ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Ayan, at kasama po natin ngayon ang kanyang technical support na si Sir Anthony Blanca Flor. Ayan, Sir Anthony, kaway-kaway po. Ayan, good morning po sa inyo. Good morning po, sir. Ayun, so, at magbibigay po siya ng basic tips at kung paano mag-start ng shrimp farming o banami farming. So nakikita niyo po sa likod namin, ayan po ang kanilang shrimp farming. Sir, kaway-kaway po tayo dyan, sir. Ayan, good morning po sa inyo, sir. Good morning po. Ayan, so Sir Anthony po ay from Jensen din, tama po ba, sir? Yes po. Ayan, sir. Sir, magtatanong tayo, sir, kung paano po ba talaga magsimula nitong shrimp farming? Ano po yung pinaka-preparation natin sa umpisa po? At first, number one na consideration para sa shrimp farming is ang site selection. Kung ito ba ay dapat yung water source, dapat malinis, number one. And then, free siya sa mga floods, free sa mga typhoon sa Mindanao. Okay naman, safe naman tayo, wala naman masyado mga typhoon sa Mindanao. So, yun. At saka, siyempre, number one, ang technology din. So yun ang pinaka-basic mga kapalaboy, ha. So dapat talaga malinis yung tubig. Tapos sir, ang tubig natin galing from sa dagat, ano? Oh, sa dagat talaga. Ayun, so yan. Sir, after natin makuha sa dagat yung tubig, sir, anong ginagawa natin? Galing sa dagat, ipapump natin yung tubig papuntang reservoir. Meron tayong reservoir. And then after that, i-treat natin ng either chlorine or any treatment na pwedeng papatay sa mga bacteria or any other na mga carrier na mga disease para sa ating shrimp. Then after that, after 2 days, pwede natin gamitin yung tubig pang water exchange na doon sa para sa ating shrimp. Ayun. So, yung tubig natin, sir, salty water pa rin siya pero clear na siya from bacteria. Yes po. Ayun. So, meron silang tawag nito. Yung ano tawag yun, sir, sa area nyo na para sa ano? Reservoir sa tubig nyo, okay. Ayun, so after dun sa reservoir, after 2 days, sir, na okay na yung wala na siyang residue ng chlorine tsaka bacteria, patay na sila lahat, ta-transfer natin sila sa area. Ito yung tubig na preparation. Yun na yung talit natin yung tubig dun sa shrimp pan. Ito na yung preparation natin, sir, no? Yes. Dito na, ayan. Sir, ano ba yung variety ng ano natin, nung shrimp natin? Ang shrimp natin is ito yung tinatawag na Pineos baname or white shrimp. Ayun, Pineos baname. Yes pa. Ayun, so nabibili natin yan sa mga market natin, ano, mga kapalaboy. At magandang presyohan, di ba, yes, sir? Pa. Opo. At dito ngayon, sir, pag-start natin yung tubig na na-prepare na natin dito, saan po galing yung ano natin, yung shrimp natin, yung nung hatchery po, yung maliliit pa? Yung hatchery natin is sa amin, meron kaming sariling hatchery nasa Tinoto, sa Sigil, nasa Maasim. Galing doon yung fry natin, and then yun yung ilalagay natin dito para sa grow out pond natin. Okay. Doon, sir, pag sa nag-hatchery kayo doon, sir, mga ilang days siya bago natin siya transfer dito from doon sa hatchery nyo po? Sa hatchery, actually, nasa hatchery na yan. Pero nasa mga almost mga 3 weeks after nung hatching ng egg. Okay. Saka natin siya itatransfer na sa dito sa grow out pan. So, pagtapos natin transfer dito, sir, sa hatchery, tapos transfer dito, mga ilang months, sir, bago natin siya i-harvest? From stocking dito sa farm, after 2 months, pwede na tayo mag-start ng partial harvest. Yan, around na sa mga 15 grams to 17 grams. Yung isang pirasong shrimp natin. Yes, ayun, so ganun pala kaganda mga kapalaboy, no? So, after 2 months, mag-start na tayo ng harvest. Mga ilang days pa, weeks pa tayo matapos harvest niyan, sir? Siguro mga 2 to 3 na partial harvest. Oo. Saka tayo mag final harvest. Ayun, so mga 4 close harvest. Last harvest na. So, tingin tayo dito sa ano nila, sa farm nila. Ito, sir, usually, sir, sa ganitong area, ano nito sukat nito, sir? Ang area nito is 1,700 square meter or 0.17 hectare.
So naglagay tayo ng 200 pesos per square meter. Okay. And then total is nasa mga 350 pieces ang nilagay natin dito. Ayun, dami pala no. Yes, sir. So mga ilang kilo lahat to, sir, ma-harvest natin to? So target namin dito, ang total production is nasa mga 7 tons. 7,000 kilos mga kamalaboy, no? So yun, sir, punta tayo dito. Okay lang ba, sir, pumasok, sir? Ah, sige pa. May sige. Mga... may mga food. So napaka-strict kasi dito ang procedure nila mga kapalaboy, kasi kailangan mong mag-foot bath para yung bacteria at virus hindi pumasok. Tama po, sir? Okay na? Sige, sir. So yun mga kapalaboy, tingnan natin si sir dito. Magsakwa siya ng sample. Yan, tingnan nyo ha. Yan na, ganyan kalaki na. After ilang days na to, sir? Ito is nasa mga 50 days. 50 days na mga kapalaboy. So nasa mga 11 grams. 11 grams na bawat isa, no? Yes, sir. Sir, anong usually na mga problem natin na ma-encounter dito sa shrimp farming natin? So, number one na problem dito is yung virus. Virus po? White spot virus na ano. Yun po yung white spot na tinatawag natin. Yes. Bakit po yun ang pinaka-main problem natin sa pag-shrimp farming natin? Since kasi na virus siya, so once na-infect yung farm mo, yung pond mo, opo. Within 3 days, yun. Ganun kabilis po, 3 days, ubos po lahat to. Yes po. So yun yung cost ng pagkaka-failure ng isang banaming farming pagka nagkapasok yung white spot. Tama yes po, sir. Tapos, ano pa po yung ibang mga problem natin, sir? Yung mga minor problem natin dito? Meron din mga bacterial disease, okay, na which is hindi siya ganun ka-worse compared dun sa virus. Yun talaga siya, parang pandemya natin ngayon. Yes po, para din siyang COVID. Parang COVID, mabilisan, no? Kaya meron tayong mga biosecurity like yung ito, yung mga bird fence. Ayun. Yung may mga, meron tayong mga fencing palibot para hindi makapasok yung mga carrier. Okay. Ito, sir, itong anong purpose dito, sir? Bakit meron tayong ganyan? Anong tawag po dyan, sir? Ito is isang klase ng aeration. Ito yung paddle wheel. At saka meron din tayong blower. Okay. Kung may nakikita nyo yung mga... mga host na green? Green na mga host. Oo. Blower tawag po dyan? Ayun, rot blower. Nabibigay din siya ng oxygen para sa hipon natin. Ayun. So, paddle, ano tawag nito, sir? Paddle wheel. Paddle wheel, mga kapalaboy. So, ito ang nagpuproduce ng oxygen. Yes po. Ayun, mga kapalaboy. Sir, anong mangyayari pag namatay yan, sir? Anong mangyayari sa shrimp natin? Yun, patay din mga shrimp natin. Ganun po kabilis? Walang magsusupply ng oxygen sa kanila. Mga ilang minutes po yun, sir? Depende, pero usually before 30 minutes pag hindi mo siya napaandar ulit. Okay. Patay lang sila. Ganun kabilis mga kapalaboy, no? Mabilis lang talaga siya. Kaya po may preparation kayo dito, mayroon po kayong generator. Yes. Tama ba? Yun mga kapalaboy, dapat prepare na prepare ka talaga. Kasi po, sir, itong pag-shrimp farming hindi po basta-basta, ano po? Ay, oo. Kailangan mo to, number one is technology. Technology. Oo. Although na mataas din yung return is, pero yung risk niya, ganun din mataas din siya. So, number one talaga is dapat technology talaga. Technology, so yun. Ito sir, ito naman sir. May net po tayo sa taas, no? Ano po yung purpose nito, sir? Ito, tinatawag namin na bird fence. Para hindi makapasok yung, yun, siyempre yung mga birds. Yung mga ibon. Oo, para, yun, one form din siya ng biosecurity. Ayun, so yun ang pinaka-safety procedure nyo, sir, dapat, no? Yes, na gagawin. Kasi pag nakapasok yung ibon dito, lilipad din nila yung shrimp. Oo, masarap na masarap para sa kanila yun. Oo, at saka, siyempre, natin na lang kung saan galing yung mga ibon. Ayun. Pag nakapasok sila dito, baka may mga, galing sila sa ibang farm na infected ng may mga sakit. So, posible na magkakasakit yung mga shrimp natin. Ayun mga kapalaboy, yun ang isa pa talaga sa main cause kung bakit nagkakaroon ng white spot, tama po? Yes. Dahil yun sa ibang birds na pupunta dito, virus po talaga siya mga kapalaboy. Dito balik tayo, sir, para masyadong mainit, ano? Ayan. So yung circulation, sir, ng tubig natin, ganito siya, paikot. Ayan. So salty water pa rin to, sir, ano? Yes po. Ayun. Ikot tayo dito, sir. And then, yun, about sa mga feeding, i-ano ko na lang din, we're using automatic feeder. Okay. So, automatic feeder, unlike sa yung usual na mga farms, na manual feeding, okay, yung tao yung minsan nagbabangka,
Ito is automatic feeder siya na meron siyang may timer na may control. Oo. Na depende sa demand ng kaya ng shrimp. Doon din natin siya parang i-control kung gaano karami yung habang siyang lumalaki, sir, lumalaki din yung yes po. Papagpapakain natin sa kanila. So automatic siya, sir, no? So ganito talaga dapat makapalaboy. Hindi siya tao na yung manually na ginaganyan. Yes, so automated siya. Ayun. So nakaset na po siya, may oras. Oh, like ganyan. Oh. Pusta lang siya nag-ano. Ayun, tingnan niyo mga palaboy, nag-click bigla. Saan po galing yung pagpapakain niya, sir? Diyan lang kasi like may drum, lagyan din ng pagkain. Oo. And then yun, pusta lang siya mag-ano. Ayun po yung papapakain diyan po sa gitna. Yes, sir. Ayan, so may timer talaga, sir, no? Yes, sir. Sa isang araw, sir, ilang beses tayo nagpapakain? Whole day yan. Whole day? Oo. Walang pahinga? Yes. Example, 30 seconds siya na ganyan, magpapakain, and then mag-stop siya na mga, example, mga 1 minute. Oo. And after that, ikot na naman siya. Ganun ka pala, boy, no? Yan, ano talaga siya, dapat everyday, tuloy-tuloy yung pagpakain para mabilis po siya lumaki. Yes. Kaya after 2 months, harvest na tayo. Tama po ba, sir? Ayun. Sir, ano masasabi mo, sir, sa mga... Ano, sir, sa mga viewers mo? Maganda yung shrimp farming. Pero, yun, ang advice ko lang is, number one talaga is, dapat may technology. Alam mo yung nature ng business. Hindi lang na basta-basta ka lang na may, ibig sabihin na may pera ka, na pwede ka na mag-invest. So, syempre, kailangan mo rin ng advice dun sa mga experts. Ayun. So maraming salamat kay sir, no? At kung may nakalimutan kaming tanong, comment down below nyo lang po. At para ma-question natin si sir, babalik kami dito sa harvest time nila. Tama po ba, sir? Yes, sir. Hopefully na makabalik tayo dito sa ano yun, sir? March, ano ba yun? April 22. April 22 po. Ayun, makausap po natin yung may-ari dito. Hopefully po yun. So papagpalang araw po sa ating lahat, no? Kaway-kaway po dyan, sir. Kaway-kaway. Yan. Maraming salamat po sa inyo. At happy farming. Salute po sa lahat ng mga farmers sa buong bundo. At sa buong Pilipinas, ayot, approve po. Ayun, salamat, sir.